Nahihirapan ka bang mag-apply sa monetization? Nakadalawa, tatlo ka na bang apply pero hindi ka pa rin na-approve sa monetization mo? Pwes, ituturo sa iyo yung pinakamabilis na paraan para ma-monetize ka kaagad ng isang araw lang. Tara! Hello mga ka-S-friend at welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung notification bell para lagi kang update sa lahat ng mga videos ko. So today, sasabihin ko sa inyo yung 3 easy steps para mabilis kang ma-monetize sa inyong channel. So kung willing kang matuto kung paano yung pinakamabilis na paraan na ginawa ko, tapusin mo tong video na to at ituturo ko sa'yo. Let's go! Bago tayo mag-start, disclaimer lang, hindi po ako professional pagdating dito. Base lang to sa experience ko. Nung isang araw lang, na-approve yung monetization ko. June 28, na-reach ko na yung 4,000 hours. Tapos, ready to apply na ako for monetization. Then, in-apply ko na siya. Tapos, 29, nire-review na ni YouTube yung aking channel. Then, pagdating ng 30, guys, isang araw lang ang lumipas. Monetize na yung aking channel at nalagyan na ng ads. So, yun guys, ituturo ko sa inyo kung bakit ang bilis lang ng proseso ko. So, bago tayo mag-start, marami siguro sa inyong nagtataka kung bakit nakailang apply na kayo sa monetization. Yung iba siguro sa inyo, nakadalawa na, tatlong apply na sa monetization, pero hindi pa rin na-approve ni YouTube. So, sasabihin ko rin sa inyo yung tatlong dahilan kung bakit hindi kayo na-approve ni YouTube. Okay, number one reason, uploading explicit content. Ibig sabihin na to guys, nag-upload ka siguro ng content na merong nagmumura sa video or merong mga nakubad sa video mo, meron ding nambubuli sa video mo. Guys, tandaan nyo na merong AI na tinatawag si YouTube. Yun yung artificial intelligence kung saan minomonitor tayong mga YouTuber. Lahat ng galaw natin dito, lahat ng ina-upload natin dito, nire-review yan ng AI ni YouTube at tinitignan niya kung papasa ba tayo sa community guidelines. Kung meron tayong nalabag doon, sigurado guys na hindi mamomonetize yung channel mo. Kaya siguraduhin nyo na kapag gagawa kayo ng video, pag-aralan nyo ng maigi, reviewin nyo ng maigi, tignan nyo kung meron kayong malalabag na community guidelines bago nyo i-upload yung video na yon. Number 2, copyright music. Iwasan nyo na makopyright kayo. Pag nakatatlong copyright strike kayo, pwedeng ma-terminate yung YouTube channel nyo at hindi na kayo pwedeng makapag-upload or hindi nyo pwedeng ma-access yung account ninyo sa YouTube. So sayang guys, kapag nangyari yun, no, iwasan nyo magkaroon ng copyright strike. Actually, nangyari na din to sa akin. No, nagkaroon ako ng copyright, gumamit ako ng music na sikat at ginamit ko siya as background. Kinabukasan noon, si YouTube nag-send siya sa akin ng email. Hindi naman siya copyright strike, pero copyright daw yung music na ginamit ko. Actually, wala naman daw magiging problema doon. Pwede ko naman daw hindi galawin yon. Pero kasi ang problema pagka ganun, yung music na ginamit ninyo, makikredit yun doon sa original na gumawa ng music na ginamit ninyo. So, siya yung kikita doon guys. Meron din naman kayong ibang option na pwede nyong i-mute yung music na ginamit nyo. Yun, kaya lang, ang pangit lang doon, medyo magiging bored yung video na ginawa ninyo kasi nga, nakamute. Walang sounds, walang music. So, ang tendency, ang ginawa ko doon, sad to say, dinilit ko yung video na yun kahit marami ng views. Pero, yun, nire-upload ko na lang siya ulit. Pero yun, nakakapanghinayang, di ba? Kaya, pag-aralan nyo na maigi at gumamit kayo ng non-copyright music. Meron si YouTube na free non-copyright music na pwede nyong i-download dun sa mismong website ng YouTube, yung audio library, tapos makikita nyo dun lahat ng background music na pwede nyong i-download. Safe yon at saka free yon kaya pwede nyong gamitin. Gagawa din ako din ng tutorial tungkol dun kung paano nyo madadownload yon ng libre. Number 3, okay, re-uploading video. Ibig sabihin nito guys, hindi porkit na wala kang maiisip na content tapos nag-search ka lang tapos nakakita ng video na merong millions of view tapos dinownload mo yung video na yun tapos i-upload mo lang din siya para magkaroon ka din ng millions of view. Hindi tama yun guys, mali yun. Yun ang tinatawag na recycle. Pagka ginawa nyo yun, nadedetect din niya ni YouTube kung recycle yung video na ginawa nyo or nadedetect ni YouTube kung recycle yung video na ginawa nyo or may kapareho kayong video. Copyright din yan guys, kaya iwasan nyo yan. So, ang tendency nyan, pwede nyan ang mangyari, sige, dumadami na dumadami yung views nyan. Pero sinasabi ko sa inyo guys, hindi yan nakaka-count sa watch hours nyo. So, sayang yung upload ninyo, sayang yung effort, yung time ninyo, tapos hindi lang din nakaka-count sa watch hours ninyo. Kaya iwasan nyo yan guys, yung tatlong yan, para hindi kayo mahirapan sa pag-monetize ng channel ninyo. Sasabihin ko na sa inyo yung 3 easy steps kung paano ma-monetize kagad yung channel ninyo ng one day lang.
So, ganito guys yung ginawa ko, no? Number one, guys, quality content or original content. Yan ang isang ginawa kong technique, no? Actually, wala akong ni-recycle, wala akong ni-re-upload na video. Ang ginawa ko, original lahat ng content ko. Ibig sabihin niyan, pag ni-review yan ni YouTube, wala na siyang pag-aalinlangan na may copyright ako. Kasi nga, original lahat yun. Para tumaas din ang watch hours mo, gumawa ka ng quality, original content mo para mas madami pang manood ng videos mo. Actually, ako, sasabihin ko sa inyo, hindi naman lahat ng videos ko madaming views. Meron akong isang video na ginawa na umabot ng nasa 48,000 views na siya. Yun yung nagpaangat ng watch hours ko. So, tuloy-tuloy lang yung paggawa lang ninyo ng video at malay ninyo may mag-trend dyan na isa at yun ang magpapaangat ng watch hours mo. Okay, number 2. Use ng copyright music on YouTube Audio Library. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, guys, no? Para hindi mahirapan si YouTube sa pag-review sa channel ninyo, gamitin nyo yung mismong music na binibigay niya sa atin. Free lang yun, no? Makita nyo yun dun sa YouTube channel ninyo. Pumunta lang kayo sa YouTube Studio, tapos sa bandang kaliwa, sa may baba, makikita nyo dun merong Audio Library. Tapos, click nyo lang yun, guys, tapos pwede na kayo mag-download dun ng any background music. Napaka-safe nun, tsaka wala kayong magiging problema pag nag-upload kayo ng video ninyo. Sure yan, guys. Number 3, ito na yung pinaka-importante sa lahat, no? Lalo na sa mga naghahabol ng kanilang watch hours at lalo na din dun sa mga nakapag-monetize na. Ready ka na ba? So, ganito yan, guys, no? Meron tayong tinatawag na 10 minutes rule. Okay, ano ba yung 10 minutes rule? Mag-upload ka ng mga videos na aabot ng 10 minutes. Yan yung isa sa mga technique, guys. Lalo na pag naghahabol ka ng watch hours. Siyempre, naghahabol ka ng watch hours. So, kung mag-upload ka lang ng 2 minutes, 3 minutes, napakatagal yan bago nyo mabuo yung 4,000 watch hours. Tandaan nyo, guys, pagka kinonvert nyo yung 4,000 watch hours into minutes, yun ay 240,000 minutes. Imagine kung gano'ng katagal yun. Kaya, gumawa kayo ng video ninyo na 10 minutes and above. So, malaking tulong din to, guys, para sa mga monetize na. Kasi, yung 10 minutes na yan, pwede nyong lagyan ng madaming ads yung video ninyo. Kasi, 10 minutes and below na video, isang ads lang yung pwede lumabas dyan sa video ninyo. So, diba, imagine nyo, isa sa mga rason kung bakit ka kumikita sa YouTube ay yung YouTube ads. So, kung mas marami kang ads, mas marami kang kikitain dun. So, kung naka 10 minutes and above ka, mas marami kang kikitain. So, yan yung 3 easy steps para ma-monetize ka kagad ni YouTube para hindi sila mahirapan sa pag-review ng channel mo. Guys, pag sinunod yan, sigurado at promise ko sa inyo, guys, isang araw lang, mamomonetize ka kagad ni YouTube. At congratulations na sa inyo dahil alam ko na may meet nyo yung goal ni YouTube. Kaya congrats na sa inyo, guys. Alam nyo, guys, na mas masarap sa pakiramdam na pag pinaghirapan mo yung channel nyo mula sa subscription hanggang sa watch hours. Grabe, iba yung feeling kapag nakita nyo na na-monetize na yung channel ninyo. Ako mismo hindi ko ma-express yung feeling na yun, guys. Na syempre, kikita na ako dun, diba? In reality, guys, yun naman talaga ang gusto natin, diba? Kumita tayo sa YouTube. So, yung popularity, sabihin na natin na hindi naman ganun kadali rin yun makuha. Kung maging popular ka man sa YouTube, bonus na lang siguro yun. Pero kung kikita tayo dito, guys, mas malaking tulong to talaga para sa atin. Tapos, isa pa to, meron pa ako nakikita din sa mga social media na nagbebenta ng subscription at saka ng watch hours, no? Ako, personally, hindi ko maire-recommend sa inyo yun, guys. Bakit? Kasi parang niloloko mo lang din yung sarili mo pag bumili ka ng ganun. Kasi nga, diba, o kunyari, sabihin na natin na na-meet mo na yung 1,000 at saka yung 4,000 watch hours dahil lang bumili ka. Pero after, no, nung na-reach mo na yun, ano nang susunod? Diba, yung mga nag-subscribe sa'yo dun, hindi yung nag-subscribe sa'yo dahil maganda yung quality ng video mo. Nag-subscribe yun sa'yo dahil merong tao na gumawa ng paraan para lang dumami yung subscription mo. Pero hindi ka naman talaga nakilala ng tao dahil dun sa video na create mo. Kaya hindi ko pa alam kung legit ba talaga yung mga nakikita kong yan sa Facebook. So, yun guys. Sana marami kayo natutunan dito sa video ko at sana ma-monetize na yung inyong mga channel at sana nakatulong ako sa inyo para mas mapabilis pa yung proseso ng inyong monetization, guys. Maraming salamat, guys, sa pakikinig dito sa video ko at please, guys, mag-subscribe pa kayo at marami pa akong i-upload at marami pa akong i-share sa inyo base sa experience ko. So, yun guys, keep safe always. See you on my next vlog. Goodbye.